We should show no mercy to criminals and terrorists. Ayan nga mga idol, napakalinaw po yung pahayag ng ating Vp Sara Duterte na no mercy sa mga terorista at mga criminals. Kasi pagkatapos nga nitong mag-trending itong si Senator Loren Legarda sa kanyang pagpapahayag ng suporta at gustong pagrebisa tay terror law bill, ngayon ay binatikos nga ito, no? So kaya naitanong ito kay Vp Sara. At ilang matataas na nga na official ng ating gobyerno, mga dating senador, mga dating matataas na rangko sa ating military at sa ating police na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya dito sa kay Loren Legarda. So ngayon ang inaantay po nila ay kung magsusuri nga ba ito or mag-public apology o babawiin itong pahayag ni Loren Legarda. So ngayon, pagkatapos nga ng briefing ng ating Vp Sara Duterte, dahil siya ngayon yung parang nagtitake over ng ating bansa, siya yung ating in charge. Pagkatapos ng mga state visit ng ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, kasi nga yung ating Pangulo ngayon, para sa kaalaman ng lahat ay nasa Indonesia para sa kanyang state visit at pagpakita na rin ng suporta para sa ating mga kababayang Pilipino na nasa Indonesia. At narito naman mga idol ang ilang reaction ng ating mga netizen. Ang isa dito ang sabi niya, "Thanks Vp Sara, Her and Zout. We are worried because we were info for increasing terrorist presence in our area." Ang sabi naman ni Fatima, tama lang yan. Go Vp Sara, we support you. My VP strong and super VC. Mahalin natin ang Pilipinas. Tama, mahalin natin ang Pilipinas mga idol dahil tayo ay Pilipino. Hindi natin pwede ipaubaya sa mga masasamang loob yung ating bansa. Okay, we need your leadership, VP Indaya. You will make a great president one day, I have no doubt. Ayan, sabi naman ni Erwin King Paganas. Ayan, from Bing Bing naman, ang sabi niya, seryoso talaga si VP Sara sa paglilingkod, God bless the Lord. Ayan, from sabi ni Bingbing naman. So, ayun ngayon mga idol, yan po yung mga ilang positive na pahayag po ng ating mga netizen sa ating VP and I, Sara Duterte. So, ito na yung kanyang speech. Ano yung napag-usapan? So, assalamualaikum. Madayaw o mayong udto kaninyong tanan. Magandang tanghali sa inyong lahat. Today, I hosted a sit-down meeting with the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines and the commanders of the AFP's major service, Philippine Army, the Philippine Air Force, and the Philippine Navy. Together with the chiefs and official representatives of the Philippine National Police, the Bureau of Fire Management, the Bureau of Jail Management and Penology, and the officials of the Office of the Vice President and Department of Education. Our objective was to strengthen existing coordination and enhance interagency cooperation on issues concerning our national security and the country's development. As the caretaker, may I reiterate the Marcos administration's direction towards aggressively pursuing programs and projects that will address social inequities and further propel the country's progress could be slowed down, held up, or hostaged altogether by forces motivated to derail our progress off the track. Our policy against criminals and terrorists and those that support and espouse their ideologies of violence should be hardline. We should show no mercy to criminals and terrorists. The Philippines will only... So, malinaw yun mga idol, no? So, dinidiscourage nga niya yung ating mga nagtatrabaho or naglilingkod sa ating gobyerno na i-condemn itong pagdating sa mga terrorists and criminals. So nabanggit niya pati yung ating mga government official. So malinaw, nakita natin yung paninindigan
at solid nga na pahayag ng ating Vp Sara. Be able to truly recover and build post-pandemic and meaningfully stand with honor and pride as a nation if we successfully address the threats to security. Let me express my gratitude to the security sector's professionalism, integrity, commitment, and undying love of our country and the Filipino people. To our media friends, thank you for coming and thank you for sharing lunch with us. For specific questions, I leave the OVP spokesperson, Attorney Reynold Munsayak, and the DepEd spokesperson, Attorney Michael Poa. Maraming salamat. Magandang hapon. Okay, one. Yes, opo. Initially, we discussed the peace and order situation. Initially, we discussed the peace and order situation in our country today and how we can maintain the security of our country until President Marcos comes back from his state visits. And napag-usapan din namin paano magpatuloy yung collaboration and coordination ng Department of Education, Office of the Vice President, and how we support the Office of the President and how we linkage with their respective offices and departments. And then we talked about specific issues sa loob ng kanilang mga departments. For fire, we talk about how we can collaborate in training our learners. And for the police, we discussed about the rape case of the four teachers in Camarines Sur and paano mapadali yung investigation and yung pagpasaka sa kaso and pagpapalabas ng warrant of arrest doon sa suspect. And then other offices, their specific issues as well sa kanilang mga opisina. Next question. Yes, ma'am. Good afternoon po. Ako po si Laila from News 5, ma'am. Napag-usapan po ang ROTC. Yes, ma'am. Napag-usapan din po ang ROTC and ideas were exchanged with regard to ROTC, not just in basic education, but in higher education, and ano po yung mga ways forward namin to give meat doon sa declaration ng ating Pangulo na ibalik ang ROTC as a mandatory requirement for citizens. Alright, mga idol, ha? Isa po sa nabanggit po ng ating Vice President Sara Duterte na ay ipapatupad talaga yung mandatory ROTC para sa ating mga netizen. Ayan, so mas maganda ito mga idol, no? Ito na yung matagal na nating inantay kasi matuturuan ng disiplina yung ating mag-aaral. Ayan, dito magsisimula yung patriotism, nationalism, ayan, para sa ating mga Pilipino. Yes, last. Sorry, magkaiba kayo, no? Magkaibang... Ma'am, may specific mandate ba tayo sa ating mga heads po ng security, sa security sector about against the CPP, NP, and DF po? Hindi siya specific. Walang kami specifics na na-discuss. But we reassured each other that the Office of the President, the Office of the Vice President, and the entire government is behind all of them sa kanilang trabaho against terrorism. That's why I mentioned in our prepared statement, which was also communicated to them, that there should be no mercy sa terrorism and sa criminals. Ma'am, meron ba tayong nag-monitor ng threat sa ating pagbansang security? Bakit po nakatawag kayo sa mga matataas opisyal ng DNP at DNP? We had a leveling off, sir, a sit-down, and a coordination. Because we want to maintain peace and order habang wala po si Pangulong Marcos
dito sa ating bansa. Maraming salamat. So, yun nga mga idol, no? Ang solid na panindigan at bilin mismo ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Vp Sara na no mercy pagdating po sa teroristo at sa mga criminals. At ini-encourage po niya yung ilang official po natin o yung mga nagtatrabaho sa gobyerno na i-condemn itong mga terorista sa ating bansa. At ayun pa, nabanggit niya yung pag-mandatory ng ating ROTC. Ayan, so napakagandang balita yan. And yun po yung briefing mula sa ating Vice President Sara Duterte. Maraming salamat and God bless everyone.